Ay, ang isang lalaking tagahakot ng basura sa Pasay City ng Pangasinan. Sa loob pa lamang ng 5 taon, mahigit 65,000 na ang naitalang krimen sa lungsod pa lamang ng Quezon. Isa sa mga suliranin ng ating bansa ay ang mataas na bilang ng krimen. Ngunit sa kabila nito, ay may mga taong gumagawa ng paraan upang masolusyonan ito. Sa 9th na palapag ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, makikita ang Management Information System Department kung saan nagtatrabaho si Mr. Daryl John Jeruz bilang isang webmaster. Siya ay dating estudyante o alumni ng TIP na nagtapos ng kursong Information Technology sa kaliwat ka ng krimen na nagaganap. Ano kaya ang reaksyon niya dito? Una, nakakagulat dahil sa panahon natin ngayon, age of information na. Maraming active sa social media. Marami tayong CCTV cameras, pero marami pa rin mga tao. Malalakas yung loob na gumagawa ng krimen. Hindi siya akma dun sa panahon natin. Dapat mas takot sila ngayon dahil madali silang matrap. Upang malutas ang problema, si Daryl at ang kanyang mga kasama ay bumuo ng isang informative app na naglalayong mas palawakin ang kaalaman ng mga tao at mabawasan ang mataas na bilang ng krimen, at ito ay ang PNP iSerbis. Ang app ay naglalaman ng mga hakbang kung paano makakamit ang frontline services ng PNP. Naglalaman din ito ng informational graphics na ipapaalam sa mga tao ang mga modus ng mga sindikato at kung paano ito maiiwasan at mayre-report sa kapulisan. Nakapaloob din dito ang contact number ng iba't ibang sangay ng gobyerno na matatawagan sa oras ng peligro o sakuna. Ngunit bago siya maging isang profesional, ay nakaranas din siya ng iba't ibang pagsubok habang siya ay nasa kolehiyo. 7 taon. 7 taon ang ginugol niya bago makamit ang inaasam-asam na diploma. Ang sanhi nito ay ang madalas na pagbubulakbol at hindi pagpasok sa eskwela. Ang mga oras na dapat ay sa pag-aaral ay ginugugol niya sa paglalaro. Isa ring aspeto ang problemang pampinansyal na dahilan din ng kanyang paghinto sa pag-aaral. Ilan lamang ito sa mga hamon sa kanyang buhay na nagsubok sa kanyang katatagan at determinasyon. Ngunit paano niya nga ba nalagpasan ang pagsubok na ito? Una kasi na-realize ko dyan na nasasayang yung pera dahil nag-tuition ako, then bumabagsak lang rin, so sayang siya. Nag-set ako ng priorities ko. Kung ano ba pipiliin ko, yung pagbubulakbol ko o yung studies ko. Dumating sa point na pinili ko yung studies. Ano kayang maipapayo niya sa mga estudyante yung kasalukuyang nagloloko at nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay? Siguro ano, dedication sa trabaho, sa pag-aaral. Kasi hindi siya madali, talaga siya madali. Kailangan focus ka sa bagay na gusto mong gawin, gusto mong matapos. Ayun, at kung may opportunity, grab lang. Isang halimbawa si Daryl na kahit sino ka man, mayaman, mahirap, matalino o hindi, ay kaya mo solusyonan ang isang problema sa pamamagitan lamang ng iyong kakayanan. Eto ba? Nasa iyo ang kontrol ng iyong buhay. Magpapakain ka ba sa mga problema na iyong kinakaharap o lalaban ka at lulutasin ito? Nasa iyo ang desisyon. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever.